Radiant Team take. Dire Team take. Radiant Team take. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Game man. Welcome back. Third series na natin for today. And ito naman, Cloud9. Cloud9 versus Team Liquid. Pangita natin kanina, si Isama medyo nabaliw eh. Medyo naglabas ng sakit eh. Naka-necrobook laban kay, naka-necrobook kay Spectre. Pero medyo mabilis yung ano natin ngayon, yung pickings nga natin ngayon. Teka lang. Ayan, lang, i-close ako dito. Yan. Go for Cloud9, Rubik, and then Necro, sabay sa Team Liquid. Medyo old school na line na draft. Ayo, tsaka Tiny. For the bans naman, sa side ng Cloud9, Mars, Timber, Slardar, and then, Batrider sa Liquid, Medusa, Slark, and then Snapfire. Bloodseeker. Bloodseeker. So okay, guys, maganda rin yung Bloodseeker na parang pang ano, pang counter kay Ayo. At least hindi siya basta-basta makakabuntot sa mga heroes. Tinsa Dire Team. Pangolier naman sa Cloud9. Liquid. Flexible kasi si Tiny. Pwede mong 1 to 5 yan eh. Pwedeng 1, 2, 3, 4, 5. Pero parang sa ngayon pinaka-optimal talaga na draft. Na position ng Tiny, tingin ko 4 talaga. More on roaming hero talaga to si Tiny. Doon mo makukuha yung best value niya. Oracle for Liquid. Okay. Liquid, another team na known for their Oracle picks. Ayan, kasaan din na si Jazz. Ayun. Pero na nga. Grabe yung bilis ah. Kasi nakita ko kanina, parang nanood ako, nagising na ako no. Ako, game 2 pa lang nung yung series kanina. Okay, pwede pa to. Igaigaw muna ako. Yung bigla lang nung nag-dead serves na yung draft na daw. Best of 2 lang din kasi. Kakabilis na baka laro eh. Best ng laro, oo. And Oracle, so yung tayo ni Tuloy, I think imimid to. Kung ganyan. Oo. Dami sustain sa side ng Liquid eh. Ganyan. Cloud, Shadow Demon. Medyo kakaiba yung mga lumalabas na heroes ngayon. Necropos, either... Minsan kasi ginagawa... Necro, mini-mid, depende kung sinong katapat. Pero, nakita ko na rin before, like sa Alliance, ginagawa nilang post 1. Si Necro. Necro. Necro kasi post 3 pwede rin eh. So far, ang strength type na hero pa lang natin dito, Tiny pa lang ha. Puro int to. Fleshrock for Liquid. So saan may ilalagay yung Tiny? I think Fleshrock yung in-address, tapos Tiny yung... Tiny mid. O oh, kaya Fleshrock na position 1. Pwede. Kasi kung Tiny off lane... Pag position 1 yung Fleshrock mo, wala kang masyadong hyper carry. Naka-rely kayo sa ano niyo, sa early game niyo. Mm-hmm. Pero kung totoo si Leshra kaya niya ng ano, late game. Ilan hours tulog niya, boss? Ubo na tanungin. Hindi ako matagal din eh. Mahirap lang yung mga pag-a-adjust namin in between tournaments. Mm. 'Yun yung mahirap na part. Walang adjustment so far nga. Minsan wala. Ito parang wala eh.
Diba kasi kahapon yung series natin kahapon, hindi naman madaling araw yun eh. Gabi yun, diba? Oo, gabi yun. Parang hanggang 2 a.m. na ata, ba? Pinaka-late? Yung pinaka-late, oo. Eh, so araw, kasi kagabi, ano tayo? Break. Ay, hindi ako pala. Ikaw lang yun. Break ako ng Monday. 5 seconds. Yung kasi kami kagabi, kaya ba yun? Oo nga, tama. Basta safe naman maka 7 hours and above ka, safe pa naman. Pero nga kuan, meron kang at least may isang araw kang adjustment period. Diba? Depende pa kung midlish eh. Kasi kung saan ilalagay din ng Cloud9 yung micro. Pero kasi may lone druid na kasi sila eh. Well, si Scam na, alam ko cloud under Cloud9 pa rin si Scam, sabi nga ni Carlos, pero naka-bench siya. Bench lang. LD kasi nilalagay ngayon sa mid eh. Pre na-prioritize si LD maka-farm ngayon eh. Katigayan ni LD ngayon. Ito yung para sa akin na sleeper na hero pa sa ngayon. Hindi pa siya masyadong nare-recognize pero sobrang laking buff nang nakuha ni LD sa patch na to. I mean sa mga recent patches. Ano siya, medyo left untouched pa siya ng mga nakaraang follow. Pero wala pa kasing gumagamit. Kaya tingin ko sobrang katin niya kasi yung spirit link passive na siya. Tapos yun pa yung mismong bear, although pinahina yung 8 pinababa yung HP niya, pero level 1 all 4 skills na dating meron yung bear ngayon meron na. Tsaka, yung ano rin yung transform niya rin yung ulti ni Lone Druid mismo, so pag nag ult ka ngayon hindi na siya tulad dati na pwede parang interchangeable siya ngayon may duration, may cooldown na. Pero kasi pag nag bear form ka rin magkakaroon ka rin ng entangle, magkakaroon ka rin ng demolish dun kay Lone Druid mismo. Nakita na, na-experience ko na ng ano, ma-stump ng LD sa pubs. Sobrang hindi mo mapapatay. Na kailangan talaga ano. Pero madali lang i-counter kasi LD. Ano lang naman yan eh, Spirit Vessel tsaka Halberd. I-Halberd mo yung Bear, Spirit Vessel mo yung totoo. Wala nang gagawin niya. Ma-out sa ng dalawa. Doon lang naman kumuha ng lifesteal si ano eh, si low LD sa banat ng Bear. Kasi ngayon ginagawa ng mga players, parang pag malapit na mamatay yung totoo, syempre may boost in HP yung ulti niya, tsaka lang gagamitin. Medyo, both teams actually medyo magulo pa yung... Oy, Void Spirit. Pwedeng, yun nga, ne. Pwedeng, post 1 LD, post 2 yung Void, and then post 3 yung Necro. Tapos sa Liquid naman... Sa liquid mas maganda na ano, ilagay mo yung Lash Rock na lang sa mid. Para at least kahit sa Resonant Pulse, pasok yung damage ni Lash Rock. Ewan ko lang, aso kasi Diabolic Edict, physical yun eh. Physical damage yung nabablock ng ano eh. Nung Resonant Pulse eh. Siguro Tiny, pwede rin kung ilalagay mo sa mid. Tiny naman malakas na mid laner din eh. Kumbaga ako sa lang ako. Last pick na Team Liquid, Gyro! Okay. At least si ano dito, si Ayo, marami siyang pwedeng dikitan. Uy, pero iisama ang post 1 ah. I mean, siya yung mag-Void Spirit. Bagay, pwede rin naman kay Void Spirit na ano post 1. Pero tingin ko mas ano siya, mas optimal siya sa mid lane. Mas makakuha siya ng ano, XP. Naninira na ng CEE ng team. Kaya... Ewan nga yan, nung meron kay EE at para alam mo yun, like, gumigive in din yung team sa kwan niya, diba? Tsaka yun nga, pinouch pa nga siya sa lagay na yan. Hindi, cooldown lang yung Necro talaga. Cooldown talaga yung Necro. Necro book eh. Tingin ko talaga Void Spirit, hindi siya magandang post one. Kailangan niya kasi ng levels eh. More than, items. Ito si NB, no? Nagwa na to dati eh. Nag-support na dati. And then, bumalik ulit sa carry. Siya na naman ulit yung pinakamatandang carry. Usually, ganun talaga eh. Parang mag-start ka sa ibang... Parang basa ang ending mo lagi. Pababa ka ng ano. Papapunta ang support. Pero ngayon, carry na naman siya ulit eh. Kung totoosin, karamihan nga talaga nung ano na. Nung mga supports ngayon ay mga veterano. Tapos yung mga fresh blood. Sila yung mga nasa core roles. Pero I think dito naman kasi sa side ng Cloud9, si Misery, yun nga, meron naman siyang experience in leading the team. Siya yung nagsha-shot call dito.
ang problema mo kasi dati kay NB, lalo-lalo na nung Fnatic days niya, siya na nga yung carry, siya pa yung nagsha-shot call. Mahirap kasi maging shot caller ang ano eh. Ang carry. Ang carry. Kumbaga, wala ang grasp sa sitwasyon. Mm. More than, I mean, compared sa ano, compared sa support. Yung support kasi mas madalas nakabantay sa mapa. Bird's eye view yung support eh. Oo, kumbaga sa point guard, court vision ng court support. Court vision, oo. Next level. Kasi yung, kumbaga, kung carry ka, para ikaw yung, alam mo yun, para ikaw yung ace player ng team. Mm. Diba? Parang ganun. Pero may mga ano pa rin ha, may mga young blood pa rin naman, may mga fresh na players na support talaga yung role din. Marami naman. So, pakilala mo na ang players natin dito sa side ng C9. Misery on the Rubick, Ace on the Lone Druid, Snaking on the Necropost, nawala. And iisama on the Void Spirit, saka Pylite Dayan naman on the Shadow Demon. Para sa side ng Team Liquid, we got Insania, Sayang Oracle, Quakefall, Tiny, Mikkei, Gyro, Boxy, Leshrac, and Taiga naman sa kanyang IO. Eto na naman dito, eto Liquid, dating Alliance. Eto yung ang sakit, laging sakit nila. Hindi sila marunong mag-close out ng game kahit gaano pa sila kalamang. Mm-hmm. Usually yung mga ganun kasi parang nagiging problem na lang din sa draft na parang ang lakas mo ng early tapos hindi nyo ma-close pero out dahil sila, hindi kayo maka-high ground. Hindi sila maka-high ground. Pero ito kasi, ngayon may pang-high ground ka naman. May pang-Leshrac ka, may Gyro ka. Parang may kayong option. Kasi may mga draft na ganun eh, sobrang lakas ng early. Ang problem mo, paano ka pupush ng third tower? Parang sila pupush ng third tower. Tapos kumbaga, lamang sila all throughout the game. As in, hanggang late game, lamang na lamang sila. Pero sabi na lang natin, 30k, 20k yung kanilang net worth lead. Pero hindi sila maka-high ground. Mm-hmm. Yung problema mo dun eh. Ewan ko kung ngayon, nakakuha na nila yun. May work around na sila dun. Wala na daw, Impro. Good morning agad, mga boss. Agad! Harap pangilinan. Shoutout. Sa lahat ng nanonood, sharing stream. May isa pa tayong game after nito. Best of 2 series lang to and ano to, Dota Summit 12, non-DPC event. Kumbaga, tamang practice na lang sa mga teams na magpa-participate para sa major. Piling ko kung kasama yung TG sa major, may invite din sila dito eh. Pwede. Diba? So far, mga teams dito na currently present na magpa-participate sa pangalan nito. Sa major ay EG, Fnatic, and yun lang. 6 teams lang eh. 6 teams lang to eh. EG Fnatic. So, good practice na rin for EG and Fnatic ha. Alam bilis ko, na rin matapos. Gaano ba kabilis matapos itong ka na to? Alin? Itong tournament? O, hanggang 13 lang to. 13 March sa kanila o 13 sa atin? Sa atin. Counted yun. Alam ko kasi yung schedule sa Liquipedia naka-suit na para sa kung saan timeline mo. Tama din pala. Yeah, it makes sense. Mm-hmm. Oo. Dati, di ba yun yung ano, yun yung mga parang problem sa scheduling. Alam ko, pag kunyari sa TV, yeah, kunyari UFC, pag 10 sa nila, 11 sa atin. Mm. Pero pag yung mga gantong scheduling online, ina-adjust na nila, depende kung saan ka nakatira talaga. Pero may 14 dito eh, may 14. Ayun. Yung best of 5. Sa playoffs? Ano, March 14. Ah, kasi ano na, umaga na. Pero kumbaga yung mismong event talagang hanggang 13 lang yung last day niya counted. Last day niya talaga na counted. Kumbaga yung oras lang aabot siya ng ganun. Sa atin kasi aabot siya ng ganun. Tama din. Pero yung schedule, yun nga kasi sabi ko diba na-adjust. Schedule niya 13 pa rin. Ito mababasin natin dito yung dalawa. Leshrac kasi no offlane, ano eh. Mahirap lang siya kasi sobrang mana dependent ang Leshrac. Tsaka hindi siya yung typical na ano, na nagbibuild ng aura items. Kaya medyo magsasuffer kayo doon sa part na yun. Kunyari, kailangan nyo ng pipe. Hindi naman si Leshrac, hindi naman siya natural na nagpa-pipe. Eh mahirap naman kung mag-out of the way ka na mag-pipe kay Leshrac kasi kailangan mo nga ng mana. So, yung mga usual build sa offlane na Leshrac, good doon. Saktong clear para makuha yung double damage. Hindi yun, yung mga usual na build kay Leshrac kasi yung arcane boots, yules, ano pa ba pagdating sa offlane. Pwede ka mag-vessel din, pasok naman yun, offlane ka naman. Kaya pa rin, hindi ko kailangan. Yan lang yung kahit pang nakakalito talaga, paglalaro mo yung Leshrac na ano, na post-free. Parang di mo alam saan ka lulugar sa team mo.
Magigreety ka ba? Kuha ka bang farm? Bong, uy, yung bear boy pa rin. Pera yan, sir. Ayun. Pera ni kasi yun eh. Hero rin kasi katumbas nung bear eh. Tsaka fix yun na 300. Hindi yun tulad sa hero na minsan, di ba, hero. Pag pinapatay mo na pinapatay, nagbumababa yung bumababa. Bumababa yung value niya eh. Ito, 300 talaga eh. 300 fix yan. Easy money. Yun lang yung tingin ko na parang hindi napapansin ng mga tao ngayon na paano mo i-counter yung bear sa laning phase. Banata mo lang. Sobrang lambot lang yan. Lalo na ngayon sa patch na to. Lalo na pag level 1. Pinababa yung HP kasi. Kasi siguro problema mo lang if you're against dun sa yung against the bear. Baka parang dalawang hero rin yung kalaban mo dito. Diba? Kaya nga tingin ko rin mas maganda siya sa mid lane ngayon. Kasi pagdating sa side lanes, ang dali patayin ng bear kasi dalawa yung katapat mo, minsan tatlo pa, di ba? So at least sa mid lane, medyo uncontested yung bear. Mas makakalamang ka. Bawat na bumaman naman yung stand dito kay Eternal Envy. Hindi ko pa nakikita kasi yung matchup na Void Spirit tsaka Leshra. Pero I think lamang ng Void Spirit in a way. Uy, noon ako nag-root pa. Si Ace. Kaya kasi lang i-dive ni Koigba dito eh. Although wala namang manas. Naisip ko kung pag nag-mango ba siya kaya yung mga combo. 120 plus 90. Kasha ata, oo. Kasha. Ito toss. Pero siguro ay natin siguro naman malapit. Malapit sa, I mean, sa gitna-gitna para matoss niya yung bear sa torre. Hindi, or yung si mismong ace na yung kukomboy niya. Kaya nag-iingatin si ace eh. Top lane naman, medyo madali lang naman yung matchup for Mikey and ano, Taiga. Kasi hindi ka naman masyadong nasa range ng Heartstopper. Ah, maganda yung Rocket Barrage, hindi makakounter ni Necro ng ano, ng Ghost Shroud. Tsaka may sustain ka naman ni Ayo. Uy, snaking oh. Grabe naman yan nga lang. So Mikey. Yeah, Taiga with the sustain lang lagi. Pero di, kahit mo sabi mong di ka kukonek lagi sa Heartstopper, makati pa rin talaga. Denied. Yun din eh, ganun lang naman i-counter ang ano eh. Pangalan na ito. Uy, pero uy, nahihila! Uy, tama na, tinamaan nga lang dito ng stun. Wait, Eternal Envy, tatakas muna. Close call dun sa may baba. Kaya na nga po, first blood! Makukuha ni Taiga. Makulit ka. Actually, yung ganda ng combo nung ano ah, nung Shadow Demon tsaka Void Spirit. Maganda yung connection nila, pero hindi ibig sabihin malakas tong tandem na to. Si Void Spirit kasi na, yung kalakasan niya talaga nasa levels eh. I mean, siyempre, lalakas ka with the items, pero dun mo nakukuha yung early advantage mo eh, pag nasa mid lane ka eh. Kaya nga 'di ba mga strong laners talaga sa mid lane. Yung mga heroes na ano nga tawag doon. Kaya mag-roam early. Kaya mag-roam early. Anong nakuha niya? Ay hindi pa nakuha yung DB. Na-force din si Ace kasi. Binati pa yung Lida. Ganda na ginawa niya doon. Whoop. Bear. Nag-root. Dito kay Koigba. Tos. Uy, patay ito. Level yung Shadow Point. Level 2. Patay ito. Isa pa. Uy! Nakapag-heal! Nice! Oo. Ang kulit ng ginawa ni Ace, kukunin niya sana yung DD sa baba. Kaso kasi tinabihan siya ni Koigba, so may na-pressure siya. Ni-recall niya yung bear kasi kung di niya na-recall yung makukombo siya, pangapatay siya din. Pero kita mo kung gano'ng kalakas yung LD sa mid lane, makakasigure at makakasigure ka talaga ng bounty rune. Kasi pwede madalin yung totoo, yung hero dun sa isang type. And then yung bear sa kabila. Well, they from Insania, then his army and belt. Oh, yun lang namang sagot sa ano eh. Yun lang solution sa bear. Either mag-halberd ka or hero na may disarm. Tsaka yung build, yung itemization kasi kay Lone Druid ngayon, hindi na yung old school na magmamidas ka tapos ano. Excuse me. Tapos, pangalan na Radiance. Most likely, Madness first item, tapos kumuha na either MKB or Maelstrom, mga ganun. Or an attack speed talaga yung bear ngayon, para mas madalas din yung proc ng root. Pag nakuha mo kasi yung talent na zero cooldown dun sa root, sobrang dahayaan ng bear.
tuloy-tuloy lang. Pag sinuwerte ka pa. Habang wala pa kasi yun, syempre, may cooldown. Oo, ulit. Gagamitin. Entangle pala, sorry. Entangle yung pangalan ng skill eh. Ayun, daya kasi ng Birmingham. Iniwan na si Eternal Envy dito sa baba, oh. Wadiwan na sila ng Leshock. So may lubog. Pag nag-root, patay yan. Pag surete, root. Ayun pa nga, patay na to. Patay ka talaga dyan. Bonk. Sakit eh. Uy, Leshrap. Oh, di tumama yung style. Pero na-levy gaining some ground dito sa may baba. Pagkada yung pinapakita ngayon dito ng Cloud9 so far. Actually, gusto ko yung adjustment nila sa draft ng C9. Na kahit na pumika ng Void Spirit na position 1, may Lone Druid ka kasi. So, technically, yung Lone Druid pa rin yung position 1 mo. Siya pa rin yung may priority sa farm. Kumbaga, naiba lang din yung lane. Naiba lang yung lane. Kasi naman yan eh, ibig sabihin na mid lane ka, posto ka, ka di ba? Kasi minsan, meron na nakikita, Medusa. Diba, Medusa, nagme-mid yan, pero alam mong post 1 yan eh. Kailangan mo talaga mag-adjust ng ano, depende sa draft niya. Ayun nga, mag-umandis nga talaga yung bear. Ang ganda rin dito na top 3 galing sa side ng C9. Pero mamaya, ang dami kasing pang-control sa bear eh. Yun yung mahirap eh. May disarm ka, may tawag dito. Oops. Sakit din ang pulse na ito. Siguro wag lang magkasakit sa Eternal Envy sa ganit sa pa na to, sa lagay na to. Buti, hindi nag-6 pa si Snake King dun. Kung sakaling na-clear yung creep wave, tapos nag-6. Patay si Mickey. Iisama. Hindi ko napansin kung ano yung item niya. Pero Necro going for the green agad. Pwede magpa-pipe muna siya. Or hindi, ito na ako. Mecha. Parang i-grips nga siya agad. Pa 5 man talaga sila dito. Sa bagay, maganda kung okay naman. Kaya nila with LD. Dati ginagawa ako sa pubs dati eh. Nung nagsispam LD ako, first item agad eh. First item, Radiance eh. Sa bear. Maganda kasi, kung bakit maganda yung Radiance kasi kay LD. Kahit wala ka pang arms, pwede ka mag-farm ng mga lane. Hold down, sasalungin, Mickey with the lift. Patay pa nga dito mga kaibigan. Si Misery. Hindi naka-deter. Ayun, makabot. Buhay. Timos, may double damage yan ha. Wala pa siyang carrot so far. Level 5 pa lang to. Eternal Envy, tutulong na lang muna. Sasaluin yung damage na may babato ng Tiny. Buhay. Nakataas tuloy si Snake King dun. Sakto na nagka-carrot to. Hindi na pwede gawin ni Mika yun pag 6 na si Snake King. Na-underestimate kasi ng mga tao yung ano eh, Heartstopper. Kasi alam mo yun, wala naman siyang aura siya na hindi mo nakikita. Alay ko niya rin Radiance. Nakikita mo yung burn. Nafe-feel mo yun, yung burn eh. Pero Heartstopper, hindi mo mapapansin nung ubus ako yung buhay mo. Oop, TP's coming in. Patay pa yata yung Shadow Demon. Makapaglapag nung Shadow Poison. Insane niya, mamamatay, kinarit dito yung Leshrac, pero nakapagpun siya. Nakapag-pulse promise. Boy, yun lang. Yung nga lang salot talaga kayo. Hindi ko alam eh, yung mechanic nung carrot, di ba? Late yung ganun, late yung parang effect nung carrot. Pero, sa'yo pa rin nabibigay yung kill, kahit na alam mo yun, kahit na gano'ng kalaki yung binawas sa kalaban. Ano yun yung mechanic niya na pag nabitaw mo siya sa ano sa kakampi, sa kalaban, tas namatay, sa'yo yun, sa'yo ika-count yung kill. Basta na-cast mo na siya. Oo, pero late, like may chance mo na pwede pang i-grave, pwede pang i... yun nga, pwede pang palubugin. Apotic shield, pwede pang apotic shield. Nabablock niya rin yung damage. Kaya nga annoying yung Abaddon laban sa Necro, tignan nyo, pag chinek mo yung mga fight rate ka, wala silang vision. Most of the time, si Necro may pinakamataas na damage, lalo na sa mga team fight na matagal. Gawa nga ng Heartstopper. Dati, ginagawa pa sa Heartstopper, kuha ka Heartstopper una, tabihan mo yung Ancient Crypt. Oo.
Sabihan mo yung ancient creep. Pinatch yun eh. Oo, pinatch na yun. Pupol ka lang ng creep tapos i-burn mo lang yung HP. Percentage kasi ng HP yun kaya makatik. Saka hindi ko lang alam kung familiar yung mga tao kung bakit malakas na laner si Necropos. Yung Heartstopper kasi pag nakakapatay ka ng creeps may passive yun eh na magre-regen ka. Up to 6 stacks ata yun. Kaya minsan kala mo walang wala na consumable si Necro. Pero back to full HP na naman yung mana. Kaya nga pagdating sa offlane or any lane na may Necropos, mas maganda kung sa kanya may ibibigay deny lalo na pag low HP siya. Low HP. Para makaregen siya. Blade Spirit dito, Blade Mail. Eh wait. Blade Mail. Again, yung item choice niya. Kanina nga nakita natin Spectre na naka explode down, pero wait lang, Eternal Envy. Parang uy, nila na pag-relocate. Abangan na lang nila to. Ano? Magsasama ba? May creeps na parating, pwede mo... Ay, hindi. Patay ito. Hindi ko maatay. Pero basta. Ice control. Faded brooch. Nakuha pa nung Necro. Mm-hmm. Net worth wise, 4k yung lamang dito, ah, ng C9. Faded brooch, maganda siguro kay Tiny. Para movement speed, added movement speed, plus mana. Iron Talon din para kay Gyro. Si Necropos yung hero na kahit i-0-6 mo sa lane. Pag dumating ng next game, kaya kayo punish na lang. Punish. Boxy, nalip. Diyos ko po, patay pa yata. Eternal Envy taking the kill. 4-4. Hindi ako sure dun sa Blade Mail, ha? Sabagay, kung laban sa Gyro, wala naman kasing choice yung Gyro. Hindi naman yan nare-redirect yung Rocket Barrage. Rocket Barrage. Oo. I guess okay lang. Pero bihira ka kasi makakita ng Blade Mail sa Pro, lalo na on heroes na wala namang taunt. Madalas kunyari, yun kay pinaka ano, kay Axe tsaka kay Elsie. And pag may kalaban kang Skyrat, yun, maganda rin kumuha ng Blade Mail. Pero yung mga ganito. Kasi alam na rin kasi, oh, nag-Blade Mail, oh, sige ko natin tirahin. Since post 1 ka naman, di ba? So priority farm ka pa rin kahit pa paano. Might as well go for more aggressive items. Uy, hindi ko mga, yun na, nahila. Pero may panaga dito ah. Nalapagan agad ng sustain. Call down! Oh, yung carrot! Sneaking, hindi napagpukawala ng carrot dito. Sayang ano pa. Parang miscom siguro yun sa Cloud9 kung papalang sila o ano. Dumay, business na hiking sabay na wala yung mga kampi niya. B1J, bala ka dyan, sir. Go tayo. Ay, hindi pala. Wag. Parang ganun eh. Kailangan ni Snake, ano? Tingnan kailangan nila ng pipe talaga. Cloud9. Drove bow for LB. Maganda yung drove bow para bigay mo sa hero para may minus magic resistance. Para pag kumagat yung entangle kahit pa paano makatik. Tsaka ano rin yung attack range na. Pupush niya pa rin yung blade mail talaga. Kaso pag nag-BKB na si Mike, non-bearing na yung blade mail. Mga boss, ready na ba kayo sa pub Spectre Necro build gagayain? Ah, alam, ito lang masasabi ko. Si EE yung hindi ginagaya sa pubs. Kaya di mangyayari yun, talo eh. Di mangyayari yun. Talo. Kung nanalo, oo, yun, kung nanalo yun, pwede. Kaya nga di ba sabi ko kanina, okay lang, buti na lang talo. Oo. Kasi kung panalo yun, easy Necro, easy Necro sa pubs. Eh, di naman eh. So, Civil War na lang, no? Civil War na lang. At saka sabihin natin, eh, yung gumamit nun, like, sino ba? Like sabihin natin si Ana. Before si Ana yung gumamit, oh. si Abed, 'di ba? Si RTC. 'Yun, aasahan mo kahit talo, baka may sumubok. Pero Eternal Envy kasi. Pero knowing yung mga players nga na mention mo, sila kasi yung mga tipong hindi naman ano. Hindi naman gumagana. Oo, hindi gumagawa ng mga hindi nagkakasakit, hindi nagkakasakit ng ganun. I mean, oo, oh, nag-experiment sila ng hero sa certain lanes. Pero pre, hindi sa pros, hindi sa pros, sobrang, hindi sa pros scene, hindi sa pros game. Sobrang unreasonable ng Necrobook. Kahit nung pagkatapos ng game, naisip ko pa rin, para saan yung Necrobook? Doon ka makakasabi na, leave it to the pros. Pinalakas mo lang lalo si ES eh. Yun nga eh. Buti sana kumanta, may pantagal ka ng silence eh. Yun, reasonable yun. Tsaka nagmamanta naman talaga spec. Pero, Necrobook. Mapapa-facepalm ka na lang talaga eh.
Pero si Nine, si Ace na nga lang, sabi niya, ako nang bahala sa inyo, team. Na kayo makasakay. Fine, I'll do it myself. Parang Thanos lang. Parang si Thanos lang. Hindi natin, hindi pinapakita yung item ng bear eh. Pero, mukhang mag-mails from na. Either Maelstrom or Deso. Ayun, next item ni Void Spirit, Deso. I think, man, mas okay naman yan. Yung ganyan. Yan na lang, no? Stick ka lang sa ganyan. Nako, nakita nga lang si Isama, pero makapag-out ba? Hindi na to ng puno. Tatamaan pa yata ng hotdog to. Oh, the stun. Hindi magkoconnect. Kaso yun na. Hindi siya makaka-out. And the toss. Yeah, kita mo na blade mail ka. Might as well ng moment din. Sana ginamit mo na lang din. Mamamatay ka na rin naman. Mamamatay ka lang din naman. Pinindot mo na lang sana. Yeah, it's go time for Cloud9. Kaya o tayo, go time. Wala na si EE. Walang biktima ng load, pero na-toss back. Uy, naupo. Lalaban din sila dito. Fall down gagamitin din, but the chase down by Cloud9. Yul Scepter on the bear. Yun lang, hindi siya makakahabol. Yan nga, nakikita na natin si yung bear. Kinakait na nga lang dito. Si Snake King. Ano nung item ng bear? Parang nakita ko parang naka-deso rin, magde-deso rin ata. Or... ayun na, deso nga rin yung bear. Habang si EE naman, nag-ano siya, medallion. Ah, magsisora aggress siya. Mas okay yun. Kesa pareho ay naka-deso, mukha kang tanga nun. Bakit tanga nun? At least. Hindi ko lang sure kasi kung yung corruption ng from magkaibang deso nagpapatong. Madness deso. Pag nahuli ko ng deso. Pag nakuha niya yung talent talaga na ano, zero cooldown sa entangin. Nangyari. Oh, nalip nga lang dito yung Tiny. Call down, gagamitin. Rocket barrage nandyan. Oy, naku po yung Necro. Nalubog, napaganda. Eternal Envy, gigit na! Natos pa nga yung kuya mo dyan. Pero yung carrot, hindi naman naging effective. Napatay nila dito yung Leshrac, but then they're going for the chase pa. Eternal Envy, nandyan sa gitna na naman. Naligaw si Boxing. Galing sa likod. Kala niya ata makunat siya. Malakas si EE. May konting depekto lang talaga. Okay. May konti lang. Konti lang talaga. Defective AB. Oo. Easy rush para sa Cloud9 dito. Nung panahon nga ni Terrell, hindi sa Fnatic, lulubog lilitaw siya eh. May time sa pag nagkasakit siya, ang mamaw niya maglaro. Parang kabote eh. Oo. Pero minsan, yun na. Malalaman mo, oh, nako po, may tinamaan na ng Celtic si Eternal Envy. Ano yung binigay niyo? Yung Aegis na kay EE ba? Tama ba? Ay, hindi, kinuha niyo yun. Kay Envy pa rin. Garo Copter going for BKB. Naka-mainstream na siya dito. Void Spirit, wala pa siyang ibang item na naka-queue. Snaking naman. Mag-grips na. Or, tingnan natin kung unahin niya yung pipe. Oh, naka-clumsinit pa yung, ano, yung LD. Ganda na ito para sa kanya. Clumsinit, tapos nag-root po, nag-root, no? Pero hindi, nag-root, tapos kinlumsinit mo, nag-root ulit. Para may pang-setup ka na, ano, makakapasok ng ilang hits yung, ano, yung bear. Yung bear. Ilang seconds ba yung root nun? 2 seconds ata, 1.5. Radiant's bottom tower is under attack. Mag-i-interlens. Ako po, nakita nila si Mickey na walang kasamang IO, pero relocate. Nice save. IO na lang daw. Hindi, babalag. Magpalag ba? Oo. Babalik sila kasama. Babalik sila. Babalik. Oo, babalik na. Babalik na. Eto na nga mga kaibigan. Let's go. The fear. Malalapag ba? Yun na. Ginamit na nga yung BKB mga kaibigan. Patay pa nga dito yung IO. Mickey dropping below 50% health. Gusto niya si Eternal Envy. Pero hindi niya magagawa. Nagkakamatayan agad dito. Rubik is down. Mamatay din si EE. Ay! Uy, yung current well played. Pero patay pa rin ito. Patay ba? Oo. Masyado na maraming damage. Oo, masyado na maraming. Na-stun pa nga siya dito. Patay na nga ito. Ay, di. Nag-survive ba? Ay, nahabol ka rin. Bakit di counted yung pa ng neck? Diba? Hindi, yung instance kasi nung damage niya, hindi siya ano eh. So, nalipad pa nga dito yung Necro. Mag-isa na naman ito. Papaligiran na naman, no? Patay pa ba? Oops! Go Shroud. Boss! Avalanche, eto na yung IO, it's back and the stun, multiple hold dito kay Necro. Iba kasi yung parang interaction ng ulti ni Necro sa mga skills eh. Blina block niya yung initial damage na kaya niya i-output.
So, kunyari, pag sa apotik, kahit na sabihin mong sobrang low HP na, mabablock niya pa rin yung, ano, yung Reaper Sight talaga. Hindi pa rin mamamatay. Yung nga yung na, ano, parang... Diba weird? Actually, weird na mechanic ng Reaper Sight. Na, kumbaga, sa False Promise, except expect mo, may accumulated damage eh. Pero wala. Kahit sa apotik, ano. Siguro ganun talaga. Ganun ata talaga pag ano, damage block. Hindi, pag Shallow Grave naman kasi, hindi yung nagbablock ng damage. Pero napreprevent niya yung hero from dying. Diba? Pero ito kasi False Promise, tsaka Apotic Shield, nagbablock ng damage. So siguro, yun yung ano. Ede kasi yung damage din kasi nung neck, yung Reaper Sight, based dun sa remaining sa health. Missing health. Oo. Kaya nga, hindi siya... Sabagay ganun, I mean, hindi ata yung Reaper Sight ang... may ano, ang may weird mechanic. Yung mismong damage block. Kasi kunyari, Laguna, pag sinabi mo kasing damage block talaga, yung initial damage, yun lang naman i-block mo, hindi yung kunyari, Laguna Blade. Sabihin natin, hindi, ito, Finger of Death, sabihin natin 1.5 na yung total damage kasama yung mga bonus. Hindi naman kunyari, apotik, i-block niya yung 250 dun sa 1.5, tapos papasok yung 1.5. Hindi naman ganun. So, okay, gets ko na. Pwede naman, tatamaan naman yata siya ng hotdog dito. Tapos may lift, Eternal Envy naman. Yung na-micro lang dito yung I.O. Mabubuhay ba? Naku, napakagandang save na naman dito. Tapos binigay! Patay agad! Burad din to si Ace. Buburay nila si Ace. Tatama ba yung stun? Wala na siyang katulong dyan! And a triple kill for Mikkei. Hindi, yun, inisip ko na. Yung sa False Promise, yun yung mas weird pala. Kasi, yun nga, accumulated damage. So, hindi, siguro malaki lang din talaga yung nakuha niya sa stay. Oh. I mean, may IO naman eh, di ba? Parang siguro. Although, patay agad si IO. Oo, Rafael. Ewan ko ba? Kasi, di ba, pag yun naman, pag False Promise sabay Laguna Blade, no, ito mo, umamatay. Kasi sa False Promise, di ba, dinedelay niya yung damage eh. Magulo talaga yung False Promise. Basta pag nakakita kayo ng hero na naka-False Promise, banatan nyo na lang. Oo, warangin nyo na agad. Kaso nga lang, eto na naman tayo dito mga kaibigan. Eternal Envy papagitna. Tayo ni Babak lang muna sandali. Blade melee pinap na nga ni Eternal Envy. Yung Slark ni Iinong panatik siya, first build pipe. Diba? First build pipe ang putik. Parang kahit Arcan, di bubuo ng ganun. Tingnan nyo, no? First build pipe sa Slark. Actually, Arcan, di bubuo ng ganun. Pag mga lower rank talaga, damage kailangan ko. Hindi ko kailangan ng defensive item. Hindi ko kailangan ng utility. BKB, ano yun? Yun. Desolator agad. Sige. Desolator agad. Ano pa? Desolator, MKB. Ganun agad. Hindi nga lang nadadrop divine. First item divine siguro sa lower rank. Uy, patay pa si Eternal Envy, nagsulo. Olos. Yun yung pangat kasi talaga pag ano eh. Paladin Sword, nakuha na nga. Post 1 na Void Spirit. Ay, iisama. Sobrang ganda ng Paladin Sword. Para kay LB. Kay Lone Druid naman dito, Basher. Yung Bear, alam ko wala namang neutral item. Meron kaya? Kasi considered na hero yung Bear eh. Yung unit typing niya, alam ko hero yung Bear. So, pero tingnan ko nga. Alam ko wala siyang ano, neutral item siya. Na tingin ko dapat meron. Bear. Kay Mikkei. Diyan na lang sila lagi, oh. Yaman na ni ano dito, Mikkei. Naka-butterfly pa. Kailangan ni Ace na MKB. Siya lang yung sa kanya lang nakadepende yung team dito. Kung ako dito sa Cloud9, huwag nyo naasahan to si EE. Huwag ayaan nyo nalang gawin yung gusto niya. Oo. Kumbaga, hindi naman sa nag-hate ako kay EE, pero kasi siya mismo naggagawa ng dahilan para maging questionin siya ng mga tao. Oo. I mean, oh, like, bold move na gagawin. I mean, yun, alam nga, off-meta na item build. Di ba? Oh, yun nga. Yung False Promise kasi dinadouble niya any incoming heal sa'yo eh. Nangyayari yung Sarno Oracle nagbibigay ng 100% magic resist.
Oh, tama. Tumatalab na, yung carry. Tama, tama. Nawala sa isip ko yung ano, yung Fate's Edict. Disarm yun tapos 100% na magic resistance. Oh, tama. Thank you for pointing it out. Ayun, kay Nicholson. Kasi nag-focus ako sa nasa carry niya talaga. Nasa kanya talaga. Nag-focus ako sa false promise. Oo, kasi ito na po. Lumaban na naman sila dito mga kaibigan. Naupo. Oy, may save. Carrot na naman tayo. Hindi na naman tumalab, oh. May sustain na naman. Ayo, naka-tether dito kay Leshrac. Pero wala nang may babato agad yung Cloud9. Now they want more. Ayan na naman yung to. Ayan na naman si Ace. Takbuhan na ito, mga kaibigan. Lift na naman dun. Sa Bear. Bear na hold. Na stun bigla. Eternal Envy. Hila. Pero yung Spirit Bear, ah. Buhay na buhay yung Spirit Bear. May lubog na naman dito. Eto naman yung Tiny. Tiny, mabubuhay ba? Grabe naman yung IO dito. Kikita mo yun, palipat-lipat natin ni Tether. Pero wala pa nagkakamatayan, oh. Tagal nga natin yung point. Ang magandang pinapakita naman nila dito, ayun ang BKB na nga dito, mga kaibigan, yung Gyro. They will take down yung Necroboss at mamamatay din si Ace. Mahirap talaga yung ganyang, ano, ganyang kalaban, Oracle tsaka IO. Nakita na natin yun before. Wala talaga mamamatay sa abilang side. Sinus pa nga dito. Uy, no, nauli. Patay pa yata. Godlike double kill kay Mikkei. Grabe naman yun. Parang bineta yung Rubik. Ano yung ari sa Rubik? Kay Leshrac pa, kung may spell steal ka pa, makakount din yun, ano eh. Yung spell bump. Makakount yun sa false promise. Tier 3. Natanggal agad yung smith na. Oo nga, no. Nawala sa isip yung Fate's Edict. Nag-focus ako masyado sa ano, sa false promise. False promise. Yun yung annoying nga pala kay Oracle. Para siya apotik. 100% immune sa magic pero hindi makakahit. Tama, tama. Kaya nga pag, kaya mahirap laruin si Oracle eh, kasi parang kailangan mo i-consider kung pwede mo bang ibitaw to sa kakampi mo or hindi. Kasi malay mo, kunyari, chine-chase down siya ng mga ano. Mga kalaban. Oo, oh, tapos papalag sana, bigla mong dinisarm. Bigla mong dinisarm. Parang kunyari, Gold Embrace, di ba? Gold Embrace naman kasi, physical damage yung dinablock, pasok lahat ng magical damage. Opo, Necro. Uy! Necro! Patay yung Necro! Eh, shout out kay, ano, kay David Penzo, yung tropa yan. Mga kamuning boys. Watching from work. Yung Scepter. Nako, patay pa yata dito. Hindi, oh, alam ko yung ano, alam ko yung paano nag-work yung skills ni Oracle. Nawala lang talaga sa isip ko yung face. Pero thank you nga sa mga nag-point out. Mga ganun talaga. May mga mamimiss ka talaga minsan. Kaya nga combo kay Oracle talaga, ano. Kung mag-heal ka, Fate's Edict muna bago Purifying Flame. Para yung damage hindi papasok, heal lang talaga. Easy push, oh, para sa league. Well, walang pampigil yung Cloud9. Oh, counter na lang si Koyo ko. Sobrang kunat. Mababaliw eh. Pero out na muna sila yata. Huwag na muna nilang pilitin. Pero sa Eternal Envy, pinili talaga. Ayan yung hila sa Tiny. Lip dito kay Orangel, mga kaibigan. Gusto nila yung Ayo patayin na. Pero may save pa rin eh. Patay na naman dito. Patay na naman si Ace. Patay din si Staking. Eternal Envy. Ginagawa mo dyan, oy. Nagsolo ang kuya mo. Triple kill para kay Mikkei. Wala kasi kayong lockdown sa Cloud9 eh. Oo, oh, close na to. Pag ito, natalo pa Liquid, pambira. Ewan ko na lang. Wala kayong pang lockdown eh. Anong reliable stun nyo? Yung lift? Tsaka yung kay... Pangalan na ito? Kay Shadow Demon ng Lubog? Pero setup eh. Tsaka gusto mo sana sa gantong klaseng draft laban sa Liquid? Bursty yung heroes nyo eh. Pero, Kaya GG na nga. Void Spirit, hindi naman. Siguro mga close out na to ng Liquid. Siguradong sigurado, boy. Oh. Pag natalo pa Liquid dito. Papatuli ka ng papatuli ka ulit. Oh. At saka 100% true. Pero yun nga, I think, yung non-stop pressure nung Liquid sa simula. Yun din kasi weakness ng, ano, ng Lone Druid. Pag, hindi siya makahanap ng ano ng breeding room para mapag-farm. Mapag farm.
Hindi kasi malakas siya kung may item. Kaya nga, as much as possible, pag may LD, siya yung ipo-position one mo eh. Siya yung priority talaga na farmer. Kaso yung Void Spirit, tingin ko, medyo ano. Anong tawag doon? Walang impact eh. Kasi, anong nangyari si EE, nagpa-farm din eh. Kung paano niya nilaro si Void Spirit. Eh, kaya nga mas gusto ko sana na ilagay mo as position to si Void Spirit. Kasi siya sana yung magsaset ng tempo para sa team. Tipong pagka level 6 mo, pwede kang mag-roam, pwede kang mag-create ng space. Kaso hindi, si Ace pa nga yung ano eh, yung talagang gumagawa na lang ng space para sa sarili. Ayun, wala silang palag. Eh, eto tingnan natin kung may even out ba ng Cloud9 yung series or mag-2-0 dito etong Team Liquid. Babalik kami for game number 2.